kayo. Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo na isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Minsan siyang binansagang Filipina supermodel na mayagpag bilang isang modelo mula New York hanggang Paris. Dito sa atin, una siyang nakilala ng publiko nang mapanalunan niya ang corona bilang Miss International. At siyempre, sino ang hindi nakakaalam sa makulay niyang buhay pag-ibig? Minsan na rin nais sa pelikula ang kanyang buhay, ngunit sadyang mabilis, maingay, at walang tigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Kaya't napakaraming kabanata pa ang naghihintay na maisadula, lalo na't siguradong kapupulutan ito ng aral. Isang babaeng larawan ng tapang, ilang beses pilit itinumba ng mga pagsubok, ngunit mulit-muli ring bumabangon. Mga kaibigan, narito po ang kwento ni Melanie Marquez. Here's your question, Melanie. Would you change legs with Angie Dickinson, whose legs are insured for $1 million? Why or why not? I won't change my legs because I'm contented with my long-legged. Melanie Marquez, Binibining Pilipinas International, ladies and gentlemen. Miss International 1979 is Miss Philippines! Sumikat si Melanie dahil sa kanyang sunod-sunod na tagumpay sa iba't ibang beauty contest. Ngunit hindi madali ang lahat, lalo na noong siya'y nagsisimula pa lang. Santo. Ikaw naman ang pinakamaganda para sa akin, para sa buong mundo eh. Sabi niyo lang yan, kasi anak niyo ako eh. Ibig mo sabihin, sinungaling ako? Hindi ako sinungaling. Totoong ikaw ang pinakamaganda doon sa lahat ng nandoon. Oo nga, totoo yun. Oo nga, problema na nila yun kung hindi nila makita. Kaya gusto ko, ngumiti ka na. Nalulungkot lang naman ako, Mami, kasi sayang yung pera mapapanalunan ko sana. Eh, matagal na rin naman hindi nagbibigay si Daddy, di ba? Huwag mo nang problemahin yun. Hayaan mo na. Makakaraos din tayo. Ang importante, yung gusto ko, masaya ka.
Kaya kung pwede, ngumiti ka na, ha? Maliwanag ba? Ngiti na! Ngiti! Maliwanag na yan. Ha, Iha? Oh. Iha daw, oh. Ngiti ka na. Alam ko, tinapay lang ang hapunan natin, tapos paghahatian pa natin. Pasensya na kayo. Yan lang kasi natira dun sa pera ko eh. Yan lang ang kayang bilhin. Masarap naman yan eh. Bago, tsaka mainit-init pa. Mm. Sus, huwag na kayo mahiya. Masarap naman kumuha na kayo. Isipin na lang natin, kunyari, fried chicken. O, ayan. Hita yan, ha? Kasi alam ko, paborito mo. O, ikaw naman, Toy. Sa'yo to, pitso. Mmm! Oh, para saan naman yan? Wala lang. Papasalamat lang ako sa lahat ng paghihirap nyo para sa amin. Para sa fried chicken. Tsaka lagi nyo kami pinapangiti. Masaya naman ako na nandyan kayo eh. Basta, Mami, ha? Balang araw. Totoong fried chicken yung kakainin natin. Tapos, hindi na tayo dito sa maliit na bahay na ito nakatira. Meron tayong malaking bahay, tapos meron tayong mga magarang kotse. Basta lahat ng gusto nyo ni Kuya, ibibigay ko. Hindi ko naman kailangan ng lahat ng yun eh. Basta nandito kayo, kahit itong klaseng fried chicken na ito lang pagkain natin, kahit ganito lang ang bahay natin, sapat na yun para sa akin. I love you, Mommy. Mahal din kita, anak. Mahal ko kayo. Kapusman sa buhay ay maligaya si Melanie sa piling ng kanyang ina. Halos dito umiikot ang kanyang buhay. Kaya't parang nagunaw ang lahat. Nang isang araw ay... Mami! Anak, mabuti naman dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Siya si George. Dito na siya titira. Magbo-board ba siya sa atin? Hindi, anak. Asawa ko na siya. Nagpakasal kami kanina eh. Siya nang magiging pangalawa mong ama. Okay ka lang ba? Okay lang po.
Akala mo ba makakapagsinungaling ka sa akin? Kala ko ba tayong dalawa lang, Mami? Ba't ngayon may mahal ka ng iba? Anak, hindi ko mo... Nandiyan ang Tito George mo. Ang ibig sabihin ay nababawasan na ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ganun yun. Kahit nandyan siya, hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo, anak. Totoo yan, Mami. Kailan na ba ako nagsinungaling sa'yo? Mahal na mahal kita. Alam mo, ikaw lang ang anghel na nagpapasaya sa buhay ko. Ang pagmamahal ko sa'yo, kahit na pagbalibalik ta rin ang mundo, hindi magbabago. Kayo din po, Mami. Kayo rin yung anghel ko. Pero mahirap pang hawakan ang mga pangakong ito, lalo na sa paglipas ng mga araw. Melanie? Kuya. Saan ka pupunta? Huwag ka maingay. Baka magising si Mami. Aalis ka? Ano ba? Aalis ka dahil sa nangyari o aalis ka dahil galit ka kay Mami? Hindi naman ako galit kay Mami eh. Kahit kailan hindi mangyari yun. Aalis ako dahil mahal na mahal ko siya. Eh naman pala eh. Di huwag ka na umalis. Kuya, hindi ko kasi kaya makita na sinasaktan siya eh. Ito yung nakikita ko, nahihirapan siya para akong pinapatay. Kaya mabuti pang umalis na lang ako at hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Bahala na. Kuya, ikaw na bahala kay Mami ha. Pangako mo sa akin, alagaan mo si Mami ha. Abay, siyempre naman, hindi kita maaaring pabayaan. Anak kita. Yeah. Salamat po, Daddy. Ay, naku, anak. Huwag kang magpasalamat sa akin kasi alam mo naman, obligasyon namin yan eh. Yan. Tsaka yung kumpari ko, kakausapin ko na sa ganun eh, makalipat ka ng eskwela, makapag-aral ka. Eh, ito ba alam ng mami mo? Hindi po eh. Pero huwag na lang pong sabihin sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi ko na sasabihin.
Kamusta naman siya? Ayos naman po. Oh, good. Magaling. At maayos naman ang kanyang buhay. Daddy, bakit hindi mo pa ako diretsahin? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Honey, kasi si Melanie naglayas. Eh, siyempre, wala naman titirin yung bata at ako naman yung kanyang ama. Dito siya titirin sa bahay. Okay? Okay. Mukhang pagod na pagod ka. Halika na, ikaw ay makapagpahinga. Yeah, ako na yan. Yan, kamata ko. Wala ang daddy mo. Magang umalis. May out-of-town shooting. Pelikula yata ni Alma Moreno. Ako na lang, Humanang. Naku, iya, hindi ka katulong dito. Baka mamaya magalit ang daddy mo. Hindi. Sanay ho ako sa gawaing bahay. Ay, kung talagang mapilit ka, sige. Lalabas na ako sandali. Mukhang uulan. Itignan ko lang yung sinampay ko, ha? Opo. Mahal yung mga platong yan? Pasensya na po, tita. At sino nagbigay sa'yo ng karapatang tawagin akong tita? Bakit? Kamag-anak ba kita? Pwede ba? Tumatayo ang balahibo ko sa'yo. Hindi na po mauulit, ma'am. Alam mo ba, kung ako lang ang masusunod at hindi ang asawa ko, hindi ka makakatuntong dito sa pamamahay ko. May dugo ka ng ina mo. Sigurado kung malandi ka rin. Dahil sa alitan nilang mag-ina, pansamantalang nakitira si Melanie sa kanyang ama. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Melanie, lalo na't mabigat ang loob sa kanya ng pamilya ng kanyang ama. Siya ba ang mami mo? Opo, Manang. Maganda siya. Parang ikaw. Kamukha mo siya. Namimiss mo na siya, no? Walang araw na hindi ko siya naiisip. Huwag ka mag-alala, Melanie. Ang buhay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Mabait ang Diyos. Pinagpapala niya ang mga taong mababait. Tulad mo. Pero hindi magtatagal ay darating ang pagkakataong magbabago sa kapalaran ni Melanie. Sandali na lang po. May appointment ako, Manong. Bueno, hindi ka pa ba sasama? Kayo na lang. Nakakahiya. Nakikitira lang ako eh. Akala ko ba sa tatay mong bahay na yun? Mahabang kwento eh. Basta kayo na lang, ha? Sama ka na. Hindi na. Sige na. Ingat kayo, ha? Oh, sige, ha. Bye-bye. Sige. Miss, wait, sandali. Po. Pwede bang umikot ka? Po? Turn. Turn lang. Sige, ikot ka. Maganda ka, iha. Matangkad. Ang ganda ng shoulder blades. Ako si Rene Salud. Isa akong fashion designer. Naghahanap ako ng mga bagong models. Pwede kita matulungan. Gusto mo? Sige ho. What's your name, iha? Melanie Marquez. Hi. Ikot ka nga ulit. Turn, come on. Beautiful! Bagamat baguhan at walang kaalam-alam sa kakaibang mundong pinasok niya, unti-unting nakahiligan ni Melanie ang pagmamodel. Ilang buwan na siyang nawawala. Hanap ako ng hanap sa kanya. Hindi ko siya makita. Baka kung ano na nangyayari doon. Ah,
Mami, wala mangyayaring masama kay Melanie. Alam ko yon. Pero hindi ko na kaya eh. Miss na miss ko na siya. Baka kailangan na niya ako. At saka, iniisip ko na nga, nakakahiyamang lumapit sa ama mo. Lalapit pa rin ako sa kanya kasi baka siya lang ang nakakaalam kung nasaan si Melanie. Abi, walang masamang mangyayari kay Melanie. Go, Melanie! Beautiful! Isa pang run-through. Mama, pagod na kami. Oh, okay lang yun. Oh, girls and boys, ready na ba kayo for tomorrow's fashion show? Yes, Mama. Okay, pack up. Melanie, halika. Iha, gagalingan mo bukas ha, kasi ikaw ang pambato ko. Ha? Pack up niya. Ha? Pag rest, okay? Yeah? Halika na. Pabihis ka na muna. Uwi na tayo. Kagabi na naman tayo eh. Ano'y nakapatahimik? Naisip nga naman ang mami mo. Namimiss ko lang siya. Baka kasi galit sa akin si Mami. Umalis ako, hindi man lang ako nagpapaalam sa kanya. Naalala ko tuloy nung nasa Pampanga kami. Kahit isang tinapay lang yung pinaghahati-hatian namin, masaya naman kami. Mahal mo talaga ang Mami mo. Siya yung anghel ko eh. Siya lang nagtatanggol sa akin. Sinasabi ko na nga ba eh, walang idudulot na maganda yung anak mo. Kasi pinatira mo pa yan dito eh. Daddy, magandang gabi. Wala kang utang na loob! Huh? Ano pong ginawa ko, Daddy? Hoy, nagmamaang-maangan ka pa? Eh, talaga naman ubod ka ng landi. Nakikipaglandian ka kung kani-kanino sa eskwelahan nyo. Kaya ayan, na-kick out ka tuloy. Hindi totoo yan. Hindi lang po talaga ako nakapag-enroll. Malalabasin mo pa akong sinungaling? Eh, talaga namang malandi ka. Palagi kang nasa telepono at nakikipag-telebabad kung kani-kaninong lalaki. Daddy, hindi nga ako marunong gumamit ng telepono eh. Ikaw, bata ka ha. Pinayagan kitang tumira dito kahit ayaw ng asawa ko. Pagkatapos yan ay babalik mo sa akin. Kinausap ko kung pare ko para ka makapasok sa eskwela. Anong ginawa mo? Nakakahiya! Daddy, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong lalaki. Hindi sinungaling ang asawa ko! Eh, malandi ka naman kasing talaga eh! Palibasa mana sa ina! Hindi malandi yung nanay ko! Bawiin mo yung sinabi mo! Hoy! Huwag mo kong pagtaasan ng boses, ha? Sino ka, ha? Lumayas ka dito! Daddy! Ka, lumayas Daddy, ka! Daddy, wala ako ang para niyo sa awag ka ng anak ko! Ano ba? Ano ba? Mabuti naman na dumating ka dito. Kunin mo na yung anak mo! Makatipay ang kaysa gabi! Palibasa, mana sa ina! Ikaw ang makate! Ikaw ang malandi! Hindi ang anak ko. Kilala ko si Melanie. Subukan ninyong saktan uli ang anak ko. Papatayin ko kayo! Ah, Luisa! Mabuti pa! Umuwi na kayo! Nakakaya sa kapitbahay, nag-iskandalo kayo. Masisira ang pangalan ko dito sa subdivision. Sige na! Lahis na kayo! Take wait! Hoy, Manang! Pasok sa loob! Tahanan. Andito na ang Mami. Wala nang pwede manakit sa'yo. Huwag naiiyak. Mapag
Manong, pakiakit na lang. Anak? Okay ka lang ba? Okay lang, Mami. Kung gusto nyo, dito na kayo tumira sa akin. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwanan ng kuya mo at saka ang tito mo. Mahal ko na ang tito mo, anak. At saka, nagbago na rin naman siya. Hindi na niya ako sinasaktan. Sana. Sana maintindihan mo. Naintindihan ko yun, Mami. Sana rin maintindihan niyo na hindi na ako makakabalik sa Pampanga. May maayos na akong trabaho dito. Hayaan niyo, pag nakaipon ako, kukunin ko kayo. Sama-sama tayo ulit. Salamat, anak. Mami, kaya ako nagpapakamatay magtrabaho para sa inyo. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. At hindi lang ako dito titigil. Papatunayan ko sa lahat ng umaapi sa akin na magaling ako. Magaling ka naman talaga. Alam ko yun. Sigurado ako, hindi ka mabibigo. Alam kong magaling ka. Hindi ka lang dito makikilala, kundi sa buong mundo pa. Melanie Marquez, Binibining Pilipinas International, ladies and gentlemen. Miss International 1979 is Miss Philippines! Noon, sunod-sunod na ang swerteng dumating sa buhay ni Melanie. Melanie, ano ba sasabi mo? At ikaw ngayon ang reigning Miss International. Yes, Melanie. Masaya-masaya. It's beyond words. Kanino kayo ba inahari pagkapanalo mo ito? Sa mami ko. Siya yung palagi nakabantay sa akin. Mami, natupad na yung pangarap mo para sa akin. Pero lingid sa kaalaman ni Melanie, habang pataas siya, ay siya namang pagpagsak ng kanyang ama. Mami, ano bang ginagawa natin dito? Basta pagbigyan mo na muna ako, anak. Sige na. Ano ibig sabihin nito, Mami? Anak, tumawag kasi sa akin. Tumawag kasi sa akin ng daddy mo kanina. Gusto ka daw niya makausap. Wala akong oras. Sige na, anak. Huwag naman. Pagbigyan mo na ako. Kailangan ngayon ng daddy mo ang tulong mo. Sana, mas mabuti rin namang magkaayos kayo. Melanie, anak. Alam ko na hindi naging maganda yung ating huling paghihiwalay. Hihingi sana ako sa'yo sana maintindihan mo. Okay na po yun. Hindi niyo na kailangan magpaliwanag, Daddy.
Kasi kahit naman sabi ng utak ko na talikuran ko kayo, iba pa rin yung sinisigaw ng puso ko. Bala, yun na rin yung magiging comeback movie ng daddy ko sa pag-direct. Talaga po. Ayos yun lang. Ngayon pa lang si Meron Blockbuster na yan. Congratulations po ulit. Sana. Salamat. Salamat. Kain na po kayo. Kain na. Sige po, kain na po kayo. Alam mo, tuwan-tuwa ako kasi sobra-sobra ng swerte mo. Isa na lang ang kulang. Alam mo ba kung ano yun? Gusto ko sana makatagpo ka na ng makakasama mo habang buhay. Tulad ni George ko. Darating din yun, Mami. Hindi naman ako nagmamadali. Kain na po kayo. Ay, si Lito Lapid, oh. Ay, kasama ni Lito Lapid. Yan po yung magiging kasama. Ay, talagang Lito Lapid. Isang actor. Melanie, anak. Gusto kong ipakilala sa iyo ang magiging leading man mo sa unang pelikula ko. Lito Lapid. Dito, si Melanie. Hello, Melanie. It's a pleasure to meet you. Itinayo ni Melanie ang Melanie Marquez Films o MMF, kung saan muling nabuhay ang career ng kanyang ama. Sa panahong ding ito, nakilala niya si Lito Lapid. Nauwi sa pagdadalang tao ang pakikipagrelasyon niya dito. Pero agad ding nakipaghiwalay si Melanie nang malaman niyang may pananagutan sa iba ang lalaki. At parang walang tigil ang pagdating ng mga problema. Dahil pati ang kanyang relasyon sa kanyang ama, unti-unti na namang nagkakalamat. Daddy, nagtatanong lang naman ako. Nakakailang pelikula na tayo pero bakit parang wala akong kinikita? Bakit? Pinagbibintangan mo ba ako? Ha? Hindi naman sa ganun, pero pera ko yun eh. May karapatan naman siguro ako magtanong. Ano ba, ha? Sa tono ng salita mo, para ba pinagdanakawang kita eh? Daddy! Alalahanin mo, kaya pinapasok yung pelikula mo dahil sa ako. Ako ang direktor, kaya pinapasok ng tao. Wala na ako halos pera. Lahat nilagay ko na doon sa pelikulang yun, pero bakit ngayon parang ako pa namamalimos sa inyo? Hindi mo kung magsalita ka, para ba ikaw may-ari ng buhay ko? Hoy, anak na kita, ha? Hindi naman porkit ama ko kayo, pwede niyo ako lokohin. Ah, ganun. Kung ganun pinagbibintangan mo ako, ha? Kung ganyan na sa isip mo, mabuti pa, isarado mo na itong kumpanya mo. Bweh! Dahil dito, ay nagsara ang Melanie Marquez Films at muling nagkalayo ang loob nilang mag-ama. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsubok, nagpa siyang mangibang bansa si Melanie. Parang masyadong biglaan ang pag-alis mo. Sana aalis ka dahil gusto mo lang umalis, hindi dahil may pinagtataguan ka. Meron lang talaga ako mga offers sa mag-model sa LA. Ba't ba ganun, Mami? Ako na yung tumutulong ako pa yung masama. May kasalanan yata ako dyan. Ako nangilid sa'yo. Hindi, Mami. Ginusto ko rin yun. Kala ko kasi pag tinulungan ko si Daddy, mapapalapit ako sa kanya. Na mararamdaman ko yung pagmamahal niya. Mali pala ako. Umasa lang ako sa wala. Anak, ako na lang magpupuno sa mga pagkukulang ng ama mo. Alam ko yan, Mami. Wala nang gagamit itong bahay na to. Dito na lang kayo tumira. Dali mo dito si Tito George at si Kuya. Sige. Sige na, baka mauli ako sa flight ko eh. Anak? Anak, pwede ba? Paminsan-minsan tawagan mo naman ako.
Para kahit malayo ka, nararamdaman ko na malapit ka sa puso ko. Ha? Mami, hindi lang paminsan-minsan. Palagi kitang tatawagan. Bye. Mula sa araw na iyon, isinumpa ni Melanie na hindi siya uuwi na walang dalang tagumpay at hindi na ibabalik ang respeto sa kanya ng mga tao. Lalo na't ayaw niyang danasin ang kanyang mga anak, ang sinapit niya bilang isang anak sa labas. Pikit matang naghanap ng pagkakataon si Melanie sa ibang bansa. Nagpunta siya ng Los Angeles at dito muli siyang umani ng tagumpay. Win or lose, I'll be joining us, Miss Philippines. I am a Filipina, and I'm proud to represent my country, and that's fine. Nagpatuloy ang tagumpay ni Melanie. Sa ibang bansa, ay lalong lumawak ang klase ng mga taong nakakasalamuha niya. At dito niya nakilala ang isang Arab prince. Kinasal sila, nagkaanak. Pero kung gaano katagumpay si Melanie sa kanyang career, siya naman pagkasawi niya sa pag-ibig. Muli, hindi nagtagal ang relasyong ito. Muli, natagpuan ni Melanie na nag-iisa na naman siya. Ewan ko ba? Sinumpa yata ako. Malas ako sa lalaki. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Alam mo, darating ang araw, darating din yung lalaking magmamahal sa'yo at makakasama mo habang buhay. Yun ang pangarap ko. Hindi ko na iniisip yun. Tama na yung mga anak ko. Alam mo, anak, maigsi lang ang buhay dito sa mundong ito. Kaya sana, bago man lang ako kunin ng Diyos, makita kong maligaya ka. Dasal ko yan. Meron ba kayong sinasabi sa akin? Wala. Ano ka ba? Kung gano'n, huwag naman kayong magsalita ng gano'n. Mami, hindi ako papayag na mawala ka. Diba ikaw nga yung tagapagtanggol ko? Mahal na mahal kita, Mami. Kaya gusto ko, habang buhay tayo magkasama. Ikaw yung anghel ko, di ba? Sayang. Sayang, nangihinayang ako sa partnership natin, hindi naging successful. Pero ibeto. Ibang project ito, Melanie. Isang malaking project tungkol sa buhay mo. Ipipili ko na natin. Ewan ko, Daddy. Melanie, trust me this time. Alam ko, nagkamali ako noong una. Hindi na mauulit yun. Kailangan ko ng break na ito. Kailangan ko ng tulong mo. Please. Taong 1987 nang ipalabas ang The Untold Story of Melanie Marquez. Tumabo ito ng gusto sa takina at humakot ng awards sa Metro Manila Film Festival. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, muling magbabanggaan sina Melanie at ang kanyang ama. Paano may hinahon? Walang bumabalik sa pera ko! Ah, gano'n, bakit? Pinagbibigtakan na ako? Hindi ba sinabi sa'yo, hindi kumita ang pelikula? Letcha naman, Daddy! Ginagawa mo pa akong tanga! Boy, Melanie, huwag mo akong pagtatasan ng boses, ha? Ama mo pa rin ako! Yun na nga, eh! Ama ko kayo! Pero nung ginagawa nyo, niloloko nyo pa ako! Ano ba naging kasalanan ko sa inyo? Ba't di ako ginaganito, ha? Buong buhay ko, minahal ko kayo! Paulit-ulit ko pa kayong tinlungan sa pag-aasang mamahalin nyo rin ako, pero hindi! Bakit ganon, ha? Dahil anak lang ba ako sa labas?
dahil hindi ako karapat-dapat mahalin? Sana naman, kung di nyo kaya ibigay pagmamahal na hinihingi ko, sana kahit respeto man lang. Pero nung ginagawa nyo, niluloko nyo lang ako. Muling naghiwalay ng landas sina Melanie at ang kanyang ama. Sa panahong ito, tuloy ang lumusong sa mundo ng showbiz si Melanie, kung saan niya nakilala si Derek D. Nagsama sila, nagkaroon ng dalawang anak. Tila pang matagalan na ang relasyong ito, hanggang muling magkaroon ng mga komplikasyon. At tuluyang masira ang kanilang pagsasama. Kukunin niya yung mga anak ko. Hindi ako papayag. Paglalabang at karapatan ko. Ewan ko, Mami. Ang dami nang dumaan sa buhay ko. Sobrang dami na, pero lahat na kaya ko. Kasi nandito ka lang palagi sa tabi ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mami, hindi kita maintindihan. Baka hindi na kita masamaan. Anong gibig niyo sabihin? Nagpunta ako sa doktor noong isang buwan. Nung una, ayaw kong maniwala na sa sinasabi nila. Pero, anak, ilang doktor na ang pinuntahan ko. Iisa ang sinasabi nila sa akin. Bakit? Mami, hindi niyo ako pwedeng iwan. Sino magtatanggol sa akin? Di ba, Mami, kayo yung anghel ko? Anak, ayoko naman eh. Ayoko maniwala ka sa akin na ayaw kitang iwan. Ayaw kitang iwan. Mami, hindi ko kaya magwala ka. Pero isang taon na lang daw ang taning ng buhay ko. Isang taon. Sa kabila ng kanyang mga kasawian sa pag-ibig, niminsan ay hindi sinakripisyo ni Melanie ang kapakanan ng kanyang pamilya. Patuloy siyang nagpursigi, nagtrabaho, lalo na't para rin ito sa kinabukasan ng mga anak. At hindi nagtagal. Mami, naalala niyo nung araw sa Pampanga? Yung lahat tayo naghahati-hati sa isang tinapay. Tapos nag-i-imagine tayo na fried chicken yon. Pero alam niyo, kahit ganun, kahit gutom tayo nun, masaya ako kasi magkakasama tayo. Alam mo, anak, sobrang proud ako sa'yo. Ang layo na narating mo.
Oo nga eh. Nahawakan ko na yung mundo sa mga palad ko. Totoo nga nakakasilo yung mga iraw sa New York, sa France, pero iba pa rin yung tayo magkasama. Tama na yan. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Mami? Oh. Umiiyak ka na naman. Ayokong maging malungkot ka. Subukan ko huwag malungkot, Mami. Alam mo, pagdating ko sa langit, pag nakita ko ang Diyos, lalapitan ko siya. Ibubulong ko sa Kanya na ibigay na sa'yo ang lalaking totoong magmamahal sa'yo. Para huwag kang maging malungkot kahit wala na ako. Ma. Tapos, papantayan kita doon sa langit. Kasama ko ang mga anghel. Anak, pwede ba? Pag wala na ako, paminsan-minsan, isipin mo ako, alalahanin mo yung panahon na lagi tayong magkakasama. Hindi lang kita isipin minsan, Mami. Palagi. Good na ako eh. Gusto ko na magpahinga. Sige na. Tulong na kayo, Mami. Pero masaya ako. Kasi naging mabait ang Diyos sa akin. Binigyan niya ako ng anak na katulad mo. Kaya mo, palagi kitang iisipin, magpakailanman. Habang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang inig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magbabago ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Si Mami yung palagi nagsasabi sa akin na huwag daw ako magalit sa inyo.
Ngayon alam ko na kung bakit. Kasi sandali lang tayo sa mundo. Hindi tayo dapat nabubuhay sa galit. Melanie, anak. Sana mapatawad mo ako sa mga kasalanan na nagawa ko sa iyo. Tagal ko na kayong pinatawag, Daddy. Totoo nga niyan, kahit minsan, hindi naman talaga ako nagalit sa inyo. Huling habilin ni Mami na isaboy ko yung aboy niya sa dagat. Para daw kahit saan ako lumingon, makikita ko siya. Paalam, Mami. Daddy, si Melanie. Melanie? Melanie, anak. Daddy. Hindi ka ba makakauwi? Patawarin niyo ako, Daddy. May kaso pa kasi ako eh. Hindi ako makakauwi. Okay, naiintindihan ko. Anak. Kahit na ang huli nating pag-uusap. Mamahinga na kayo, Daddy. Patagal na kayo nakikipaglaban. Palagi ko kayong tatandaan at ipagdarasal. Ngayon ko lang itong masasabi sa'yo. Melanie. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sana. Mahal ko din kayo, Daddy. Ang kwento ni Melanie mula sa kanyang mga unang araw bilang isang modelo hanggang sa tuluyan niyang pagtatagumpay sa iba't ibang beauty contest dito at sa labas ng bansa. Nasaksihan din natin ang wagas at walang kaparis na pagmamahal niya sa kanyang ina. Kabilang na ang pagpapatawad niya sa ama sa kabila ng mga pagkukulang nito sa kanya. Kontento si Melanie sa piling ng kanyang mga anak. Hindi na rin siya umaasa na makikilala ang lalaking tunay na magbibigay sa kanya ng kaligayahan at katahimikang matagal na niyang hinahanap. Hanggang... Nene. Naisip ko si Mami. Siguro nga hanggang ngayon binabantayan pa rin niya ako. Tinupad niya kasi yung pangako niya sa akin na bubulungan niya yung Diyos para ipadala sa akin yung lalaking totoong nagmamahal sa akin. Ayan na ba? Kami. Nene, labas muna ka. Ayaw kaya. Naalala ko lang yung mami ko.
Miss na miss ko na siya eh. Kahit kailan, hindi siya mawawala sa puso ko. Magpakailanman. Melanie, talaga namang ang buhay mo, no? Napakakulay. Talaga. Pero unang-una muna, yung ang dami-dami mong nakamit na mga parangal sa iyong kagandahan, no? Hindi lang yung Miss International, eh, di ba? Napakarami pa. Magsabi ka nga ng totoo. Kasi ang sabi nila, yun daw babaeng ubod ng ganda ng katulad mo. Ha? Mahirap daw pakisamahan eh. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit nahihirapan ka? Nakailan ka na ba? Nakaapat ka na. Hindi kaya yan dahil ang babae daw na ubod ng gandang tulad mo, eh parating pagmamalaki niya eh, maganda siya eh. Ganon, oo. Actually, hindi hang-ups eh. Marami akong moods. I think hindi lang naman ako, marami tayo. Yung mga, di ba yung mga change ng mood natin, especially po kapag bago kang panganak, may sarili kang ganon. Pero sa totoo lang, yung tatlong fail relationship ko, eh hindi naman sa moods ko ang dahilan. Palagay ko eh, hindi ko lang matanggap na merong pangatlong namamagitan sa aming relasyon. So that is very important to you. Oh, dapat yung fidelity. Yes, yung sacredness ng marriage, talagang kailangan puro. Kung talagang mahal mong isa't isa, hindi na dapat meron third party. Kay Mr. Lawyer ba, natagpuan mo na ba? Yung lahat ng hinahanap mo sa relasyon. O may kulang pa? Hindi naman. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung mga maliliit na bagay na nagustuhan ko sa mga naging asawa ko, nasa kanya lahat. At ang mas meron pang higit pa siya na meron kaysa sa mga iba dahil nasa kanya ang Diyos sa puso niya. Yun ang importante sa relasyon, na ang bawat relasyon siguro dapat isentro natin ang Panginoon. Now, tell us, ikaw na nga ang magsabi sa amin. Ano ba ang mga aral na mapupulot namin sa pinagdaanan ng isang babaeng katulad mo? Well, unang-una ho, pagdating sa pag-ibig, ang gusto kong maipapayo sa kanila ay hindi dapat ako maging pabukso-bukso. Sa akin, lahat ng nangyari sa buhay ko, Timel, talagang masasabi kong haligi ng matibay ng aking pundasyon ng aking pagkatao ngayon. At nagpapasalamat din ako sa turo ng aking ina dahil siya talaga naging gabay ko sa, you know, sa aking hinaharap. At siya po ang nagsabi sa akin na kahit anong mangyari, ang ama ko, binigyan niya ako ng pangalan. Kumbaga, hindi niya ako, hindi ko anak yan. Kumbaga, binigyan niya ang pangalan, ang ako. At alam ko, yung identity ko, nakilala ko. Alam mo, Melanie, kami nagpapasalamat sa iyo at kami binigyan mo ng pagkakataon na magamit kahit bahagi lang ng buhay mo para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Thank you very, very much for gracing our show. Thank you. And you are so beautiful. Thank you very much. Maraming maraming salamat po. Ito pong talagang pagkakataon na maging isang guest po ninyo at maitalang buhay ko dito sa Magpakailanman ay sana po ay makabigay po ng maraming mensahe sa ating mga nanonood. Congratulations po sa show ninyo. Walang takot na nakipagsapalaran si Melanie sa maraming bagay. Itinaya niya ang lahat sa ngalan ng pangarap at sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit higit sa kanyang mga relasyon, mas pinahalagahan ni Melanie ang kanyang pamilya. Respeto at pag-aaruga, lalo na para sa kanyang ina, na hindi niya lamang iniahon sa kahirapan, kundi patuloy na pinagsilbihan hanggang sa kahuli-huliang sandali ng buhay nito. Ako po si Mel Tiangco, at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman
makailanman.